Okay, so guys, sa gagawin natin yung exercise, ang i-consider natin ngayon is yung first, ano ba, space, scale, or yung sukat, or yung laki ng isang space consideration dun sa mga furniture or sa mga architectural elements. So dito rin itatackle din natin yung mga architectural elements para maging familiar tayo dun sa scaling or sa sukat or sa laki ng mga architectural elements nyo. Versus dun sa space na paglalagyan nyo. Okay? So ano ba yung mga architectural elements natin? Yung mga doors, mga windows, mga fixtures, tapos yung furniture nyo. So kailangan nyo munang mapamilyar kung gaano ba kalaki itong isang table na to or let's say itong isang upuan na to kapag inilagay natin dun sa isang space. Okay? Isang space, may scale siya kung gaano kalaki. Then yung architectural elements natin, let's say ito yung door, in plans, okay, ito yung window, interpretation in plans, okay. Then yung mga furniture nyo, let's say kunyari ito yung table ko, may sukat yung table ko na what? 120 meters by let's say 1.80 meters. So, scaling nun, mas magandang maging familiar muna tayo kung gaano ba kalaki yung mga elements na yun, pictures na yun, na kapag nilagay na natin dun sa space natin, is magiging effective siya na makakagalaw yung tao ng convenient. Okay? So, makakagalaw na maayos yung user. Ayun yung idea natin dito sa gagawin nating exercise. So, maging familiar tayo kung gaano kalaki yung 5 meters by 4 meters na room or gaano kalaki yung 1.20 by 2.4 na toilet. Para ano, gaano ba kalaki yung fixture, like yung toilet bowl, na kapag inilagay nyo sa 1.20 or by 2.4 na rooms, gaano kalaking space yung ma-occupy niya. Kung makakagalaw pa ba yung isang user o yung tao na gagamit ng room na yon kapag inilagay nyo yung picture na yon or yung furniture na yon. So, ayun yung idea nung gagawin natin exercise ngayon. Okay? So, from our first homework, pinag-aralan natin yung ginawa nyo yung conceptual. Okay, nag-concept kayo. Nag-area kayo, let's say, from living room to dining room to kitchen to washroom to bedrooms. Okay, ito yung mga part na dapat muna i-consider kapag gagawa ka ng design or ng layout ng bahay or any establishment. Kailangan muna pag-aralan yung layout. Kailangan muna pag-aralan yung story. Pag-aralan muna kung ano yung mga gagamit doon, sino ba ang gagamit doon, ano ba yung activities na gagawin doon sa isang particular na establishment na yon. So, syempre, yung bahay, diyan tayo nagpapahinga. Diba? Diyan tayo nag-relax, diyan tayo nagluluto, diyan tayo kumakain, diyan tayo naliligo. So, kailangan natin i-consider yun. Tapos, depende sa user kung ano ba yung gusto ng magiging convenient yung gagamit sa loob. Tsaka na natin itakal yung labas, yung architectural facade. Dito muna tayo sa loob. Okay, so pinag-aralan niyo yun. From entrance, diba? Pagpasok mo sa bahay, living room, ano ba yung dapat
na mas nakakonekta sa living room, syempre, dining room. Tapos yung dining room, dapat nakakonekta siya dun sa, or malapit siya dun sa kitchen. Then yung living room nyo, since maliit lang naman to, pero ito kasi yung magiging batayan natin or yung magiging reference natin sa buong gano'n na to, okay? So yung living room nyo, syempre, most likely nakadirekta dapat niya sa bedroom nyo. Or kung may second floor kayo, directly malapit din hanggang dapat. Nasa living room din. So yung living room, parang siya yung nagiging central core ng bahay. Okay? So tapos na tayo doon. Ang gagawin natin ngayon is proper architectural drawings. Lalagyan natin ng scale. Lalagyan natin ng dimensions. I-insert natin yung architectural elements dun sa mga rooms. Okay? So, dun sa gagawin natin exercise, meron tayong area requirements. Meron tayong space requirements. So, meron tayong what? Meron tayong living room, which is 20 square meter. Meron tayong dining room or dining area, 15 square meter. Gano'n ba kalaki yung 15 square meter, sir? Hindi nyo naman alam, di ba? Tapos, meron tayong kitchen na 12.8 square meter. Okay? So, mag-start tayo sa living room, class. Yung gano'n ba kalaki yung pwede magiging dimension ng 20 square meter? So, magdi-derive tayo dun sa 4x5, which is very convenient allocation of space or dimension or measurement. So, 4 meters by 5 meters. So, ang area niya is 20 square meter. Okay? So, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Pero, syempre, lagi tayo pupunta rin sa convenient area. Hindi naman tayo gagawa, let's say, ng isang room or ng bedrooms or ng living room na mag-start tayo sa 1 meter, 1 meter by 20 meters. Diba? Para makuha natin. Hindi naman. Hindi siya convenient or hindi siya effective. So, nag-derive tayo rin sa 4x5 meters. So, paano ko ba sukatin, sir, yung 4x5 meters? Ito yung scale. Gagamit tayo ng scale. Ang requirements natin is gagamit tayo ng 1:50 scale. Right? So, yung 1:50 scale, etong 1:500, ganun din to. Sa 500 kasi, etong from here to here is 10 meters na yan. 10-20 meters. Okay? So, kapag gagamitin natin yung 50 scale, 1:50 scale, etong 10 meters na to, 1 meter to. So, 1:50. So, 1 meter, 2 meters, 3 meters, 4 meters, 5 meters. Okay? So, ganun. Kung gagamit naman tayo, let's say, ng 1:40, eto rin. Kung 40 to, eto yung 1 meter niya. 2 meters niya. Then, sa 1:100, yung pinaka-useful na ginagamit is eto. So, double siya ng 1:50. Meaning that, yung actual scale mo ng 1 meter, in-squeeze siya. Dindivide siya in 10. 10 times. So, ito yung kalalabas niya ng 1 meter ngayon. Diba? I-dindivide siya ng 100 times. Kaya 1:100 scale. So, ito ngayon yung kalalabasan ng 1 meter natin. Kapag gagamitin natin siya in scale, in floor plans. Okay, so yung 1:50. 1 meter siya. So, ito yung in-squeeze natin ng 50 times. Or dinivide natin ng 50 times. Yung actual scale ng isang metro. Yun yung concept nito. Para mailagay natin yung drawing natin or yung actual scale natin in plans sa sheet with scale. Okay? So, let's start. Gusto kong lagay dito yung bedroom ko. Okay? Kasi dito kunyaring entrance. Dito yung entrance ko. Okay? So, let's say gusto kong dito lagay yung garahe. Kung gusto nyo lagyan ng garahe. Kasi dito yung entrance ng garahe.
Ito kunyari yung road nyo. Okay, so living room, gusto kong ilagay dito yung kitchen kasi para malapit siya rin sa garage. Okay, para pag nag-let's na malengke ko o na malengke nanay mo, pag parking ng kotse, pwede ka mag hindi ka na, kahit hindi ka na dumaan doon sa living room kasi kung let's say merong mga medyo maamoy na pinamalengke nyo, gusto nyo direkta na dandalin sa kitchen. Yun yung concept, para hindi ka dadaan sa living room. Okay, so may direct access ako from garage to kitchen. Then meron din akong access from living room to kitchen and to garage. Okay, so after that, after ng kitchen, ano bang kadikit niya? So living room. Yung living room niya, connected din sa yung dining room pala, sorry. Yung dining room niya, interconnected din sa living room, sa kitchen. Okay, then afterwards, yung bedrooms. So yung bedrooms, kung malaki yung bahay nyo, minsan inilalayo yan sa living room or minsan ilalagay sa taas, di ba? Syempre ayaw nyo namang matulog kayo ng naamoy nyo yung niluluto. As basic as that, ganun yung mga concept. Okay, sa pagdi-design, so dito ko lalagay yung dalawang bedrooms natin. So what else? Yung washroom natin or yung toilet and bath. Okay, so yung toilet and bath natin, gusto kong malapit siya rin sa dalawang bedroom, tsaka malapit din siya rin sa, let's say, sa kitchen and sa dining. So, igigitna ako na lang siya dito. Para direct na malapit siya sa isang bedroom, kung gusto natin ito yung master's bedroom, malapit din naman siya rin sa isang bedroom. Okay, so ang nangyayari, yung living room natin is parang siya yung nagiging central core for distribution sa ibang area. Bungalo lang to. So kung may stair kayo, kung may second floor kayo, yung second floor nyo dapat accessible din sa living room. Okay? So from living room going up, laging nagano sa living room. Okay, let's start. Gagawin natin scale class para mabilis. Ang requirements natin is 4 by 5 meters. Okay, so ang gusto kong mangyari, 150 scale ha. Kunyari dito ako magsimula. From this point to this point is 5 meters, di ba? Into 150 scale. 1, 2, 3, 4, 5. 5 meters, okay? Then, ito yung 4 meters ko, vertical. 1, 2, 3, 4. So, ito na yung area ko ng living room. 5 meters by 4 meters. Okay, so anong dapat natin consider? Yung wall, yung thickness ng wall, class. Okay, kasi yung wall, syempre, mag-occupy din siya ng space. So, ang mangyayari doon, kung hindi nyo gagawing clear measurement ng 4 by 5 meters, kung dito nyo ilalagay yung wall nyo sa gitna, so, mababawasan to. Instead na magiging 5 meters, so magiging 4.9. So, okay lang yun. Usually, ganun yung nangyayari kasi kumakain ng space yung wall natin. Pero kung kailangan talaga natin, like yung sa mga binibentang areas like condo or townhouse, ang binibenta natin dun is eksaktong dimension, di ba? So, yung iba ginagawa, etong clear na to, eto mismo yung 5 meters. Okay? So, kini-clear nila. Yung tinatawag na clear dimension or clear measurement ng area. Pero tayo, ilalagay nila sa gitna. So, yung ginagawa nating requirements na 4 by 5 meters, 3 by 5 meters, is kakainin pa rin partly ng space ng walls. Yung walls natin, internal requirements natin is 0.1 or 10 centimeter. Okay, sa actual size yung 10 centimeter guys na walls, eto yon. From here to here, eto yung 0.1 na pader nyo.
So, yung pader nyo na 15 cm, eto. So, yung external wall na ginagamit, kadalasan, lalo dito sa may init na lugar, pero sa Pinas ginagamit din kasi nga dun sa moisture sa ulan. Eto yung 0.20. So, external walls, advisable etong 0.20 or 0.15 minsan kung nagtitipid. Pero mas maganda 0.20. Bakit? Kasi pag mainit sa tanghali, syempre, mas maganda na mas makapal yung wall mo. Para yung penetration ng init sa wall is hindi masyadong nag i-insert ng heat or nag absorb ng heat. Kaya kinakapalan yung walls. Minsan, lalo dito sa mga Middle East country, yung wall na dito, meron pang insulation sa loob para hindi talaga mag-penetrate yung init. Insulation na yun yung mga styrofoam, ano-anong ginagamit nila na geothermal insulation. Okay. So, balik tayo sa floor plans natin. Ito yung 4x5 meters ko. Okay? Na living room. Then, gusto kong ilagay dito yung garage. Or, wag muna. Dun muna ako sa requirements. Dito, gusto kong ilagay dito yung, di ba, yung kitchen natin. Ano bang sukat ng kitchen natin? 12.8 square meters. So, 3.2 by 4 meters. So mag-aalat lang tayo, sample lang natin para makuha nyo yung ano ng dimension. So using a scale of 1:50, ito yung 4 meters ko. Sorry. Oh yes, 3.2 by 4 meters. Okay, so kunyari ito na yung kukunin ko muna yung 3.2. Paano kung makukuha yung 3.2? 1, 2, 3 meters. Tapos ito yung 20 centimeter. 3.2. Okay? Kita nyo, guys. So, 1, 2, 3. 3 meters to, diba? So, yung 3.2, ito, itong 20 cm na to. So, mga hindi pa masyadong familiar. Ito yung 0.1 or 10 centimeter. Ito yung 0.2, 20 centimeter. 0.3, 0.4. Ito yung half centimeter. Ay, half meter. Okay? So, ganun. So, kunin ko yung 3.2 centimeter. So, mid-dimension ako. Yun yung reference ko. So, kitchen 3.2. Okay? So, ito. So, ito yung 3.2 ko. Okay? Then, after 3.2, gusto kong kainin yung part dito sa part ng living room ng 1 meter. Ito yung living room natin. So, 4 meters. 1, 2, 3, 4. Okay? So, ito na yung kitchen ko. 4 meters by 3.2. Ito yung living room natin. Again, 5 meters by 4 meters. Okay, so saan ko ilalagay ngayon yung dining? Siyempre, connected yung dining sa living tsaka sa kitchen. So, dito ko ilalagay. Okay? Ang requirements sa dining natin is what? 15 square meters. So, 3 by 5 meters. Okay? So, ganun ulit. Gusto ko naman kunin vertically yung 5 meters nung let's say yung kitchen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Listen lang natin. Then, 3 meter. Ito siya. Okay. So, laging kung sinusukat ko na to is mid measurement, ah, yung gitna. Kasi dito nga mag-aalat pa tayo ng external tsaka ng internal walls. Okay, so ito na yung dining ko. So, ano pa yung next na gusto kong ilagay? Siyempre yung bedroom ko, washroom ko. Okay? So, gusto ko yung toilet ko malapit dun sa kitchen tsaka sa dining. Tapos malapit din siya dun sa dalawang bedroom. So, most likely dito ko ilalagay yung kitchen. Ay, yung toilet para medyo tago siya. So, ano yung sukat ng kitchen natin?
ay nung toilet 1.2 by 2.4 meters. So class, usually itong toilet sinusukat to ng 1.20 meters by 2.4 meters. Ito yung halos maliit na to. So gagawin ko dito is yung clear dimension. So mula dun sa wall ko na itong living room, i-deduct ko na yung 0.1 or yung 10 centimeter na wall ko. Or gawin na nating 15, let's say, para makita naman. Okay, ito na yung wall ko. Ito na yung pader ko, CHB wall ko. So from there, magsusukat ako ng 1.20 meters. 1.20. So ito yung, so inilagay ko na sa maliit yung toilet glass para makita nyo kung gaano kalaki yung, kung gaano lang kaliit yung 1.20. So ito, ito na yung clear dimension ko ng 1.20. Ito na. So clear na yun ng pader. So 15 ulit. Okay. So gusto ko na nakalises konti yung banyo para hindi directly siya na directly na nakabungad dun sa living room natin. So from there, from measurement ng living room, kunyari, i-release ko siya ng isang metro. Okay, so ibabawas ko uli yung wall na 15 centimeter. Then afterwards, yung haba ng toilet ko is 2.4. So clear dimension uli, class. 1, 2, then 4 centimeter. So again, class, yung external wall requirements natin is 0.20, di ba? So 20 centimeter. Mas makapal siya. Okay. So yung bedroom ko na lang, ano ba yung sukat ng bedroom natin? Kailangan ko ng bedroom na 7.8 square. So 2.6 by 3 meters. Almost minimum to ng requirements for bedroom. Maliit to. Okay? So 2.6 by 3 meters. So dito na ako magkukuha ng dimension ko. Ito. Okay. Then yung 3 meters. So 3 meters up ang gagawin ko. From here, reference sa line ng living room, 3 meters. So afterwards, lalagay ko yung 20 centimeter na wall. Dito rin. External wall. So eto, ginagawa nyo muna yung construction lines. Diba? Bago nyo yung final. So eto yung living, isang bedroom ko. So yung isang bedroom ko gusto kong ilagay na rito, syempre, para katabi na nung isa. So same dimension na rin yung gagamitin ko. 2.6 by 3 meters. Okay, so gusto ko dito yung 3 meters ko. From here to here. Then yung 0.20 ko na wall. Okay, so 2.6. So dito, i-deduct ko na muna yung depth ng 0.15 ng wall. Okay, so from there, susukat ako na 3 meters. Sorry, 2.6. Yes, 3 meters. So, nag-measure muna kayo, class. Measurement, yung unang step nyo for basic architectural drawings is yung measurement. Pero, sorry, 2.6. Ito pala. Ito pala yung isang wall natin. Okay. So, measurement tsaka construction lines. Ito na siya.
So, ili-layout ko na ngayon yung external walls. Last na external walls natin, what is 20 centimeter. Okay. So, ganun lang, guys. Unahin nyo munang i-layout yung mga walls nyo. Yung kapal. Bago nyo siya i-finalize. Ganun lang kabilis. Okay. So, gusto ko itong laptop ko. Okay. Construction lines. Very light. Para later pag gusto nyo linisin yung plants nyo, madali siyang burahin. Pero kasi kami previously, nag-drafting kami ng ganito. Minsan din namin binubura yung pencil. Sa trabaho ha, kasi minsan mas parang nagiging maganda yung detail namin kapag nandun yung mga construction lines. Pero since nag-e-start pa lang tayo, mas maganda mapractice nyo yung maging neat. Okay? So, eto na. So, I think hindi ko na kailangan, gusto kong hindi na lagyan ng wall yung kitchen ko connecting dun sa dining room ko. Okay? So, para interconnected siya. Gusto ko maluwag. Ayoko na may partition. Depende. Kasi diba, dito sa ibang bansa, yung iba talagang ini-enclose yung kitchen. Gusto nila naka-enclose yung kitchen. Pero depende sa inyo kung gusto nyo i-open or what. Sa akin gusto kong i-open na lang yan. So, okay na. Nai-layout ko itong perimeter na itong mga wall internally, tsaka sa loob. Okay? So, ito yung wall ko. Ito na lang pa. Diretso ko na to. Okay, what's next? Open to. Living to dining. So, ano yung next na gagawin natin? Yung nasukat nyo na haba ng mga or length ng doors nyo tsaka ng window sa bahay. May schedule na kayo noon, di ba? So, afterwards, i-insert nyo yun dito. Let's say, dun sa bahay namin, meron nasukat ko yung door namin na ang haba niya is 0.90 centimeter. Okay, so gusto kong ilagay dito yung or sa gitna. Pero depende class, tignan nyo kung saan yung magandang layout. Kasi hindi na maganda naman yung door nyo, pag bukas mo, makikita mo kagad yung CR. Mga ganong situation or mga instances na ganon. Kailangan mag-wording kayo. So, hindi maganda. Okay, so kung ilalagay ko naman dito, okay lang kasi dining area naman to. So, most likely, pwede ko naman to nalagyan ng wall or ng divider. Okay, so dito ko nalang ilalagay yung door ko na nasukat ko sa bahay na 0.90 meters or 90 centimeter. Okay, paano ba i-drawing yung ano? Paano ko ba i-drawing in plans? Yung door natin. Guys, ganito. Yung door natin, kung ma-observe sa bahay nyo, i-drawing ko na lang siya muna in isometric. Nakaharap sa inyo. Okay? Ito kunyari yung isometric ng door namin. Merong door jam yun. Ito yung floor nyo. Guys. Ito yung floor nyo. Ito yung limit ng floor. Kung mapansin nyo yung bahay nyo, meron niyang door frame. Okay? Door frame. Tapos meron din siyang door jam. Yung door jam niya, ito kunyari. Pag ikinat ko to, ito yung isometric nyo class ha. Ito yung ano nyo. Ito yung mismong door niya. Wood kunyari yan, wood. Okay. So, ito yung floor niyo. Kapag ikinat ko yan dito,
Diba? Sa plan yan, in plans. Okay? Ito yung wall ko, kunyari. Ito yung pader. Ito yung wall natin, class. Ito yung pader ko. Okay? So, ito yung concrete hollow blocks na pader. Okay? So, pag minsan ginagawa sa drafting yan, kinakapalan talaga to. Kasi kung basically, yung concrete, syempre, dapat mas makapal yung pen assignment nyo ron or yung line nyo. Para ma-distinguish agad siya na walls. Okay? Sketch lang to. Tapos, in drafting, minsan pinapakita rin natin yan yung haba ng hollow blocks. Kasi yung hollow blocks natin, ilang inches ba yan? Dinalagyan ng hatch yan. Para ma-distinguish in plans na ayan yung hollow blocks. Okay? So, kung concrete yan, sinatawag natin buhos or yung poste, pag ginawa namin yan, ginawa natin yung in plan, in-interpret yan ng plan, mas makapal, then yung loob, minsan binablock ng buo yan. Hatch na block. Kapag maliit yung scale. Pero pag malaki yung scale, minsan ginagawa, ano lang natin yan. Makapal yung wall, so, dalagyan namin ng hatch ng kunyari concrete. Okay? So, ito yung buhos na concrete. Ito yung CHB. Pero yung most likely, ito ginagamit ito kapag yung malaking scale. Like 1 is to 1, 1 is to 20, 1 is to 10, 1 is to 5. So, as long na lumalaki yung drawing nyo, minsan mas nagiging detalye yung mga drawing elements. So, ito, kapag maliit, let's say, gumagamit ng 1 is to 100 or 1 is to 50, yung tinatawag natin poste, yung buhos na concrete, binablock na lang yun. Okay? Or yung wall. So, balik tayo dun sa door natin. So, ito na yung concrete hollow blocks natin, guys. Okay? So, ito, yung wood na to, kung mapansin nyo yung bahay nyo, may hambayan. Ito yung tinatawag na door jamb, di ba? Wooden door jamb. Okay? So, etong sinasabi kong door frame, nandito pa yan. Pero huwag nyo munang masyadong ipagka-detalye. Ang kailangan ko lang, or sige, pwede na rin, i-detail nyo na. Pero kasi baka marito pa kayo sukat eh. So, mas maganda itong from CHB, ilagay nyo lang muna tong cutting nung door jamb nyo. So, in drafting, ang kinakapalan natin, na, kaya in-assign ko na yung walls nyo is gagamit kayo ng 4-in-3. Tapos yung mga ibang elements like yung mga furniture or yung mga wooden. Kung kinat yung wooden ito, ginagamitin na ito ng minsan ng 0.2 or 0.1 na pen assignment. Para hindi siya pareho na ang kapal. Madidistinguish pa rin natin by that kung ano yung hollow blocks, ano yung wall. Okay? So, ito yung jam natin. Nasa loob. Ito yung door frame, yung nasa external part. Wood din yan. Ang gamit niyan is para matakpan yung gap nung concrete tsaka nung wood. Nakikita nyo? Para matakpan yung gap nung hollow blocks or nung wall tsaka na itong wooden jamb, door jamb. So para mas maganda, mas malinis. Usually sa mga hotel or sa mga gandang bahay yung ginagamit yan. So, ang size niyan, minsan 10 cm lang or 150 cm yung lapad. Tapos, yung thickness niya, minsan naglalaro sa 20 mm lang yan or 10 mm, pinakamanipes, 15 mm. Try yung sukatin yun, hanapin nyo sa kung gaano kakapal yun. Maging familiar tayo. Okay? So, pwede nyo ilagay yung door frame, pero kung hindi, kahit ilagay nyo lang sa plan nyo, since maliit naman yung scale natin, 150 kahit yung door jamb lang. So, after nung door jamb, ano ba yung... Ito na ngayon yung door natin. Class. Ito na yung cutting ng door natin. Diba? Kapag kinat nyo to,
sinap nyo ganun, ito yung door natin, ito yung kahoy. So wag nyo nang lagyan ng hatches, line lang. Pero etong kinat ko na to is nakasara yung pinto, pero basically sa architectural ang ginaanan dito is lagi nakabukas yung pinto. So ito yung i-draft nyo. So ito ginagamitin natin in drafting 0.1 or 0.2. So manipis lang siya. Then ipinapakita doon yung swing hidden line or minsan hindi, pero manipis lang, very thin. Pinapakita yung swing nung door. Bakit? Para makita natin kung maliit yung area natin, baka meron pala tayo ditong nilalagay na cabinet or what. Diba? May kita, mapoproject natin ngayon, mapoporsin natin yung tatamaan ng pinto. Kaya basically, pinapakita yan bukas. So wala to. Okay, so ito lang. So yung sinukat nyo sa bahay nyo, ito yung susukatin nyo. Susukatin nyo to, guys. Ito. Sorry. Ito. Kukunin nyo yung measurement nito sa bahay nyo. Tignan nyo, 0.8 or 80 centimeter or 0.8 meters, 0.91 meter, ganun. So, yung kapal na itong door jamb na to, siyempre kung anong kapal ng wall nyo, usually ay yung kapal ng haba ng door jamb nyo. Tapos ang kapal nun, naglalaro siya sa 2 inches or minsan 2.5 inches. So nasa 50 so naglalaro siya sa 55 cm yung kapal niya, 4 or 5 cm. Okay, so pag dinrawing nyo to doon sa 1:50 scale, ang lalabas niya to glass is sambay yung 50 cm natin. So eto 10 cm to. Kung 1 meter to, 10 cm to. So andun pa siya sa half. Ito pa siya, ang liit na, diba? Kaya sabi nga hindi nyo na kailangan ipakita yung door frame, kahit yung door jamb na lang in very thin na pen assignment or yung point nung gagamitin yung pen. Okay, so after nyan is yung sinukat nyong sukatin nyo rin to class, ha. Siyempre, makikita nyo naman kung gano'ng kapal yung wall nyo, eh. Kasi ito, didrawing nyo rin to, diba, sa isang sheet, naka-schedule yung mga door nyo tsaka yung windows. Mamaya, papakita ko rin paano nyo siya i-arrange. Okay? So, after nyan, yung door naman, window naman natin. Paano ba yung window? Ito yung floor natin. So basically yung mga window nyo dyan, kung hindi kayo floor to ceiling, nakataas yan, diba? Naka-height yan. So ito yung window nyo, ito yung kisame nyo, ito yung flooring nyo, itong level na to. Okay, so depende kung ano ba yung window nyo. So basically, ang ginagamit sa window ngayon dyan is yung mga aluminum frame na may glass. Okay, so minsan naman gumagamit kayo ng wooden or minsan metal. Okay, so kung ano yung finish ng window nyo, let's say ito kunyari, gumamit kayo ng aluminum window frame. Okay, so may kapal yon. Kung ito yung aluminum window frame nyo, kunyari ito yung kapal, di ba? Yung window frame nyo. Ano? So, siya dito nakalagay yung window niya, yung glass niya, glass ito. Pag kinat ko to. Ito yung aluminum window frame nyo. So, ito yung kapal ng aluminum. Ito yung glass. So, itong glass na yan, meron yan ditong rubber sealant. So, ano na yun? Building tech nyo na yun. So, ang kailangan natin dito is yung familiarization nyo sa dimension.
So, basically, minsan itong mga window frame na to na aluminum, minsan nasa, ano lang to, nasa, pinakamaliit nito is nasa 35 cm or 30 cm. So, kayo, gumamit pa rin tayo. Gamitin nyo pa rin uli yung 50 cm. Okay? Ito, 50 cm to. Ah, sorry. 10, yeah. 5 cm, sorry. 50 mm. Okay? So, 1 cm to, 2 cm, 3 cm, 5 cm. So, ito, 10 mm. Okay, class. Familiarization kailangan natin dito. So, pag ikinat ko to, yung ipapakita nyo rin sa wall nyo, dun sa floor plan nyo, ganun ulit. Dito ko nire-reflect ha. Kunyari, ito yung wall nyo. Diba? Ito yung makapal na wall natin. So, ito yung hollow blocks, diba? Ganun din. So, ito, class, nakita nyo ba? Makapal to na line, di ba? Ulit, again. Tapos, ganun din yung window frame natin is very thin lang. Ito yung window frame natin. 0.2, let's say. Tapos, etong part na to, very thin to, let's say 0.1. Bakit? Kasi hindi naman nakat to eh. Ito siya, oh. Ito yung glass nyo. 'Di ba? So pag kinat ko siya dito, ang nakakat lang itong window frame. Ito yung nakakat. So yun yung pinapasok sa plano. So ito yung glass sa gitna. So basically, kung maliit lang yung sill na dinodrawing nyo, one line lang yan na makapal. Yung glass na yun. So ito manipis kasi hindi naman siya kinat. So ibig sabihin, kung manipis yung line, edges lang siya. Edge ng wall or edge ng window. Very thin. So, ito yung glass natin. Okay? So, application yun dun sa plans nyo. Paano ba? Since meron na tayong walls, ayan na yung mga walls nyo. Okay? So, kunyari, ilalagay ko na yung nasukat kong door dun sa bahay namin. Nakikita ba? Lalagyan natin konti. Okay. Saan nakita? Okay, ito klas ha. Ito na yung hollow blocks na wall. Ilalagay ko ngayon yung dito yung 90 cm na haba nung door namin sa bahay. Gaano ba kalaki yon? Or kung 70 yon. So, usually, standard, yung main entrance, yung main door, ang pinaka-minimum niyan madalas is 90 cm. So, palaki. May 1 meter, 1.1, 1.2. Yung iba na malalaking bahay, umabot pa ng 2 meters. Kasi yan, double swing pa. So, it depends kung ano yung nasa bahay nyo. So, from wall, plus, hindi ko isasagad yun sa edge ng wall. Yung pinaka-door jamb ko. Usually, naglalaga-alat pa ng, let's say, ng mga 20 cm or 10 cm from sa edge na yun. Maglalagay pa ng, nagtitira pa ng wall. Okay? Para yung jamb nyo, kapag nilatag nyo yung jamb nyo, ganito kasi yung ano nun. Concept nun. Yung mga edges, it depends kung yung gagamitin yung kung bahay nyo ba, yung door nyo ba dun is pivoted, walang frame, okay lang. Okay lang, nasa kanto. Diba? Kung ito yung edge ng bahay ko, okay lang nandito yung door ko. Kasi wala namang frame. Ito yung wall. Nakikita mo, class? So, ganyan. Sorry. So, ito makapal to. Ito kunyari yung CHB wall natin. So, ito yung door natin. Okay lang na wala tayong pinaka-nib na ganun. Kung frameless yung door nyo. Frameless, bakit naging frameless, sir?
usually may hamba. Meron kasing pinto class na pivoted. Nasa ilalim lang, tsaka nasa ibabaw yung pinakatusok niya para ma-swing, let's say dito, para ma-swing yung door. Okay? So, building tech yun. So, kung yung bahay nyo is may door jamb, na wooden door jamb, misa nagtitira yan sa edge ng nib, like 20 cm or 10 cm. Okay? So, gawin na natin 20 cm kunyari. So, ito yung pinaka-hollow blocks nyo. So, ito yung jamb nyo na ang kapal is 40 mm or 50 mm. So, ito depende sa kapal ng pader nyo. Okay? So, ang concept nyan, kaya nagtitira ng ganyan, kung ito yung door jamb nyo, para pag naglagay dito ng class ng door frame, maganda tignan. Buo. Hindi siya tatama ron or hindi siya mauputol dun sa corner. Ganon din sa labas. So, ito yung wooden door jamb natin. Okay, so kung malaking scale, ganito yung pinaka-detail niyan, class. Yung actual na ano ng door jamb is ganito. Nakaganito pa yan. Building tech to. Bakit? Kasi dito nakaano yung pinaka-door nyo. Diba? Ito yung door nyo. So, nandito yung hinge nyo. Yung hinges nyo. Para mag-swing to. Okay? So, ito yung pinaka-ano niya. Actual detail niya. Kapag gagawa kayo ng malaking scale. So, since hindi naman tayo malaking scale, okay lang i-square muna. I-rectangle nyo muna yan. Dun sa plan nyo. Okay? So, back to our plans. Dito ako magsimula ng sukat. From corner, kukuha ko ng 20 cm. Okay? From 20 cm or 0.20 meters, kukuha ko ng 0.9 meters or 90 centimeters. So, ayun yung opening ng doors ko. Okay? So, from there, i-drawing ko pa yung door jamb na 50 mm. Kaya very thin to, guys, yung pinaka manipis nyo na point 1. Okay, so ito na yung door ko. So yung sukat nyo na, yung clear distance nyan, ayun din yung magiging sukat ng door nyo. So, kung may point, kung meron kayong 50 mm na jam, door jamb both sides, yung 0.90 nyo, magiging 0.80 na lang yung opening nun. Okay? So, yung most likely, yung pinakalhapad ng pinto nyo is 0.80 na lang. Keep in mind, class, ha? So, eto ngayon yung kapal ng door. So, gano'n ba kasi kakapal yung door? Sa wooden door, naglalaro lang yan, guys, ha? 40 mm or 4 cm to 5 cm. Okay? In actual. So, by scale nyo siya ilalagay dito. So, yung kapal, yun. Sukatin nyo ng scale nyo ng 1 to 50. Saan ba? Sorry. So, ayun. 5 cm siya. Ito. Okay? So, ito na. Ito na yung door natin. So, kung meron kayong tawag dito, template, circular template, gamitin nyo dito yon pag dinraft nyo. Or kung gusto nyo naman i-freehand lahat to, the rest freehand. Okay, so, eto na yung door ko. Okay, class. Tapos yung window ko, yung window namin sa bahay, ang haba niya, 120, sir. So, 120 itong ganito niya. Yung clear. Ito uli yung pader nyo. Ito yung aluminum frame. So, ito sinasabi natin. Usually, ito yung sinusukat na 120 dyan. Or kung ano mo yung mag-isukat nyo. Yung sa clear opening nung hollow blocks or nung wall nyo. Okay? So, ganun.
So, ito yung window opening nung struct, nung wall niya. So, ayun yung 120. So, saan ako maganda magsimula? Conceptually, mas magandang magandang practice nasa gitna. Pero depende sa design nyo later on. Practice nyo muna. So, from 4 meters, nasa gitna ako ng 2 meters. Okay? So, yung 1.20 ko, both sides nun is 0.60. 0.60 meters or 60 centimeter. Eto. So, eto na yung sukat nung opening nung window ko. Plus yung, let's say, 50 mm na window frame. Okay? So, ganun. So, it depends kung saan nyo gusto nyo lagyan ng mga windows yan or what. Okay? So, i-draft ko na class, ha? Partly, para meron na kagad tayong idea. So, dito hindi ko nalalagyan ng, dito, baka may access pa rin tayo. Ay, hindi, wala. Dito lang. So, from kitchen, meron tayong access na papunta sa kitchen from garage. So, dito ako magpipinto. Okay? So, ganun din. Ganun din system na gagawin ko ron pag dinrafting ko yon. Pero ngayon, gagawin ko muna itong block. I-block ko na para makita nyo. So, ito yung 20 cm natin ng wall. Kung ano yung designated na kapal nung penyo, yun ang gamitin nyo, class, ha? So, sa wall, 0.3 or 0.4. Kung gusto niyo pa mas makapal, okay lang, 0.5. Ito kasi dapat tong wall na to, concept niya is makapal talaga. Para mas, ayun yung magiging angat dun sa plano nyo. Diba? So, ang dinadrawing ko muna ng lines is yung wall. Okay. So, kapal ako pa. Pareho nun. So, kaya mas maganda, may iba't iba kayong point ng drawing pen nyo. Okay. So, dinrawing ko na dito, ang nilayout ko dito is yung wall sa living room. So, ngayon, idudraw ko naman yung door. So, gagamit ko nyari ako ng wala akong drawing pen na maliit. Gagamit ako ng ball pen kasi mas manipis to. So, idudraw ko na yung, guys, i-freehand ko na. Pero sa inyo, kung gusto nyo gumamit later on ng ruler or freehand, okay lang. Importante, malinis yung gawa nyo, tsaka unified. So, kunyari, ito na yung door jam ko. In very line. Fine line, okay? So, ito na yung door ko na nakaswing. Okay, so basically, ginagawa tong hidden line na to, yung swing. Or pwede rin manipis na lines, continuous lines. Pero mas maganda kung hidden. Okay, so, dito na ako ngayon sa, by the way, class, yung mga bahay nyo, minsan, etong level na to, nakataas dun sa terrace nyo. So, kapag may difference siya sa elevation, most likely, meron yan linya rito, yung edge ng floor. Kung pareho naman siya ng level, wala tong line na to. Isang line siya. Okay, yun yung proper drafting yan. So, eto, balik na tayo dun sa window natin. So, idudrawing ko naman ngayon yung window frame. Okay, so let's say gagamit ko nyari ako ng 0.2, tapos yung edges ko 0.1 kasi hindi siya nakat. Then sa gitna niya, gagamit uli ako ng mas makapal ng konti para sa glass, like 0.3 or 0.2. Okay. So, ayun na yung drafting nyo nung glass nyo, anong window nyo. Okay, class? So, ganun din. Ganun uling gagawin natin dito.
sa kitchen natin. Kung meron, yes. Kung meron ako dito 10 mm. So, kunyari, yung kitchen, yung service door, mas maliit lang. Minsan gumagamit na sila na sa Pilipinas ng 80 or 70 centimeter. Okay, so gawin lang natin kunyaring 80 or 70 na lang. Service lang naman. So, ganun din. So, kung gusto ko pa nalagyan ng bintana dito kasi sa bahay, sa existing ng bahay niya, may bintana, so pwede nyo ilagay dito. Paikot. Okay? So, ganito. Lalagyan ko na lang ng ano dito class para mabilis. So, from middle. Kunyari, meron man akong yung bintana namin dun sa kitchen namin, mahaba. Sir, 2 meters. Okay, so from mid, 2 meters tayo. So, ganun ulit. Construction lines. So, ililib ko na to. Sorry. So, hindi ko naman nakakapalan para mabilis yung video natin. So, sa inyo, kapalan nyo yung drafting nyo rin sa wall. Pero hindi naman ganun kakapal kasi kung maliit naman yung gagamitin yung external wall, okay. Para ma-distinguish na talaga siya ng wall. Pero ito actually okay na eh. Okay, so ito yung door natin. I-draft ko na lang ng manual. So again, meron akong line dito kasi for sure meron yung level difference. Door jam. So, ito yung door ko. Ito yung swing ko. Gamit kayo ng circular template. Okay. Again, ilaline ko uli yung in fine line yung bintana. So, kaya mas magandang kinakapalan yung wall actually in drafting yun yung wrapper or standard. Para makita yung difference kung ano yung wall, yung kung ano yung hollow blocks wall or, at saka asan yung window. Compare dito, di ba? Hindi siya ma-distinguish kasi halos pareho yung kapal ng lines. Ayun yung concept kung bakit kailangan natin laki, kapalan minsan yung lines. Okay, class? So, i-freehand ko na lang. Ito yung window frame. So, minsan, kung sliding to or awning, so, meron pa dito yan. Isang tignan nyo kung ano yung exist sa bahay nyo. Ito yung door frame. Usually, meron pang kung malaking scale, meron pang pinaka-frame yung pinaka-ano nung glass nyo. So, huwag na natin muna i-draw dito yun. Okay. So, ganun. Okay, class. Tapos, i-draft ko naman ngayon. Kung gusto nyo lagyan doon ng window, summer, kung may ano kayo doon, ilagay nyo lang. Ang ginagawa lang naman dito exercise is yung scaling. Tsaka para may reflect nyo, makita nyo yung laki ng mga architectural elements versus the spaces. Okay, so class, kitchen ko, may access ako ng from garage pinto. Tapos meron din dito sa pinaka main door. Kitchen, meron akong cabinet. Paano sir i-draw yung cabinet? Yung cabinet, ang lapad doon from walls is usually 0.40 yung nasa taas na cabinet. Pero yung pinaka-ano pala, sorry class, yung lababo nyo, okay, yung kitchen sink nyo, yung pinaka-lababo nyo is 0.60 or 60 centimeter ang lapad. So, 0.60. So, kunyari may corner ako dyan na lababo. Yung kitchen counter. Okay? So, gusto kong
So sa kitchen counter, ano ba yung mga picture natin o furniture natin dyan? Iaalat niyo yung ref, yung gas tube nyo, tsaka yung laundry. So minsan, tignan nyo class. Ito kunyari yung lababo nyo, yung kitchen counter. Minsan naglalagay yan ng opening dito or somewhere kung saan kayo gusto nyo. Para mag-alat kung saan nyo ilalagay yung gas range nyo. Minsan kasi diba freestanding yung gas range nyo, kung anong kapal nun. Dito ko gusto nilagay yung gas range, tapos dito kunyaring ugasan ko. Or dito. Okay? So after that, meron pa kayong ref. Sukatin yung ref nyo. Saan nyo ba lalagay yung ref nyo? Pwede kong ilagay dito. Okay, so i-draft ko muna to. Ito yung kitchen counter muna. Bibilisan ko na lang to. Okay, class. So, ayan yung lapad na 0.60 ng kitchen counter nyo. Then, itong space na to, dito usually nilalagay kung gusto nyo ilagay dito yung freestanding nyo na gas range. Or kung yung isa naman, yung lutuan nyo naman na stove nyo nasa ibabulong ng kitchen, ay ng counter. So, no need for this. Buo yan, counter na. So, ganito yung drafting nyo. Okay, so, may bilog yun. Iayos nyo yung ano nyo, drafting nyo. Okay, so stove, ito yung kitchen counter. Then, dito ko gustong ilagay yung kitchen sink. Tignan nyo yung ano ng kitchen sink nyo. Sorry, if wrapper nyo yung sa inyo. Proper drafting. Okay, so may designated space yan. By the way, plus dito pala yan kasi meron pa kayo ditong poset. Okay? So, yung ref nyo, sukatin nyo. Pwede kong ilagay dito. Kung ano yung actual dimension niya. Scale nyo. Okay, so yung dining. So, class, wag ko na muna lagyan, since na-draft ko naman na yung mga doors tsaka windows, wag ko nang i-draft ngayon yung windows, ha. So, ilalagay ko na itong buong wall. So, later on, kung gusto nyo lagyan ng mga window to, lagyan nyo. Okay? So, for now, kailangan ko muna itong i-block. Para mabilis tayo. So, ganun. Lagi muna kayo may construction lines para hindi kayo mawawala. So, ito yung pintuan. Nag-alat ako ng pintuan, guys, para dun sa toilet natin. Sorry. Pakita nyo yung concept ay yung system. So yan, maglagay kayo dyan ng ano, ha, ng mga windows nyo kung wala sa existing nyo, para lang makita natin yung ano, scaling. Okay, yun yung exercise natin. Sorry, dito para dapat yung lagay ako ng pinto. Okay, so same drafting as this. So again, meron on nib, tapos 0.80 yung door opening ko. Sorry guys, pero sa inyo dapat i-proper nyo, okay? So ito. So, yung mga window nyo, ilagay nyo na lang later on. I-cross ko na lang muna to. Bilisan ko na lang. Okay. So, ito na yung mga spaces nyo. So, ito, wala to. Okay, class. So, meron akong door jam. So, ito uli yung door ko.
Itong sukat nito, class, 45 degrees to dito, ah. Para mabilis kayo masukat. Sorry, ito pala yan. Kasi kung ano yung opening nyo dito, pag pinortweb nyo yun, ayun yung magiging length ng door nyo. Okay? So, what else? So, ganun. Ganun ulit. May hamba. May door. Okay, so then, later on, yung kitchen nyo. Nasukat nyo na kunyari yung mga living furniture nyo. Okay, so ilagay nyo dito yung living furniture, mga furniture nyo, kung saan nyo gustong i-layout. Kunyari, meron kaming sofa. So, most likely yung sofa gusto kong ilagay dito yung malaking sofa namin. With actual proper dimension ng existing na sofa nyo, ha. So, ito yung long sofa namin. Tapos, meron kami ditong armchair, kunyari. May dimension din. So, andito yung TV ledge namin. Ito yung TV. Actual size ng TV. Meron kami center table. Okay? Then, para magkaroon ng konting privacy yung sa dining, gusto kong lagyan dito ng divider or whatever it is, wooden or something na at least mag-block dun sa way. Okay, so here is the dining room. So i-layout nyo rin kung ano yung dining, kung ano yung dining table nyo. Ilang seater ba? In proper drafting class. Then meron kaming divan table doon. Okay? So, kung gusto niyo pa, minsan pwede kang kung gusto niyo lagyan ng kung may bar kayo sa bahay o gusto niyo lagyan ng bar dito, might as well, okay lang. Kunyari, ito yung bar. Okay? So, yung bar niyo, 0.60, let's say, or 1 meter, or 90. Let's say, so yung bar niyo, meron bar chair. Okay? So, yung fixture niyo, ili-layout niyo rin. Kunyari, isukatin niyo yung toilet nyo. Kasi i-drawing nyo rin yung schedule. So, eto. So, eto yung lababo nyo. Yung washing. Eto yung toilet bowl. Then, dito yung shower nyo. Okay? So, yung shower, minsan lalagay natin yung kung saan nakalagay yung drain. Lalagay yung slope. Meaning that, eto yung punta ng tubig dun sa drain. Square yan. So, back to the bed, sa bedroom na. So, wala to guys, ha. So, sukatin nyo yung kama nyo, i-layout nyo kung paano nyo gusto i-layout. Let's see kung meron tayo kunyaring bintana dito or dito. Depende kung saan nyo gusto ilagay. Same drafting as this. So, gusto kong ilagay dito yung kama namin na nakaganito. Okay? So, ganun. Tapos kung may TV ledge tayo kayo dito. Tapos meron tayong cabinet dito. Yung cabinet, lapad lang yan, nasa 0.5 or 50 cm. Okay? Lapad nito. So, ito depende sa haba na gusto nyo. Or kung ano yung existing doon sa bahay nyo. So, minsan naglalagay dito ng mga side table. Yes. Side table para sa lamp. Okay? Ganon din dito. Ganito yung gusto kong layout ng bed namin. Side lamp. Meron ulit akong TV ledge. Tapos dito yung cabinet ko. Kusog natin kung dito. I-check nyo class. So at least by this, makikita nyo yung laki ng furniture. Tapos makikita nyo yung flow nyo kung gaano kalaki ng area nyo. Diba? Magkakaroon kayo ng idea. Kung etong 3.4 ba na to versus doon sa existing namin na bed or table, is suitable ba siya or very effective ba siya? By that, magkakaroon kayo ng idea, class. Okay? Malaking factor yon sa pagdi-design. Kailangan nyo pag-aralan yung space, kailangan nyo pag-aralan yung measurement, kung ano yung mga elements na ilalagay nyo sa loob para ma-create nyo ng maayos, may program nyo yung activity sa loob ng structure ng ineffective way.
Okay, so then later on, gagawin yung schedule. Schedule ng 1 is 2, ano yung sinabi natin, yung architectural elements nyo, na 1 is 2, 20 scale. Class, ito naman yung 1 is 20 scale, ha? Ito. So 1 is 20. 200 to, meaning ito yung 1, sa 200, ito yung 10 meters. Kapag 200. So kung 1 is 20 to, itong 10 meters na to, 1 meter lang to. Okay? So ito yung gagamitin nyo rin sa schedule nung ano nyo, furniture or tsaka nung architectural elements. Okay? Check nyo guys pala, by the way, kung marami kayong furniture, I don't know. Sorry. So baka napakalaki na itong 1 to 20. Pwede kayong, check nyo ha, pwede ka tayong gumamit ng either 1 to 30. Pag 1 is to 40, maliit na. So either 1 is to 30 or 1 is to 20. Okay? So ako gagamitin ko muna yung 1 to 20. So, nasukat nyo na yung mga elements sa bahay. Yung doors nyo, yung windows nyo. Ilan ba yung doors nyo? Ganito. Kikreate muna kayo ng lines. Ito yung idodraw kasi dito sa area na to is yung door tsaka yung windows. Okay? Kita ba? Sorry. So, ito yung floor level. Finished floor level. Ito na tawag na finished floor line. Finished floor line or level. So, line level na lang. Okay, ito. So, 1 is to 50, kunyari. 1 is to 20. Yung sukat nung door namin, isabi ko kanina, 0.90. So, okay. So, 0.90, ito siya. .90 meters or 90 centimeter. Ah, sorry. Sorry, class. Sorry. Hindi nga pala tayo gagawa ng elevation. So, plan lang tayo. So, no need for that. Huwag nyo munang i-reflect yung level sa section tsaka sa elevation ginagawa yan. So, yung plan natin. So, ang kailangan yung skill ngayon is yung ang i-draw is yung mga doors and windows muna. Okay. So, kunyari, ito na yung kapal nung i-divide nyo, ha? Kunyari, dito yung mga doors nyo, dito yung windows, dito yung furniture or yung fixture, dito sa baba yung it depends. So, gagawa kayo ng i-divide nyo yung paper nyo. Kunyari, ito yung scale na natin, title block. Okay, mabilisan lang. Title block, di ba? Okay, so i-divide nyo in equal part. Sorry. So, ang gagawin ko dito, unahin ko yung door, then windows. So, gagamit ako ng 1 to 20 scale. So, ano yung external thickness ng wall natin? Gumamit tayo ng 0.20. So, 1 is to 20 scale plus, eto siya. Sorry. Ito. 1 cm. Yes, 1 cm. 1 cm, 2 cm. Okay? So 0.20 meters. Ayun yung kapal ng wall natin. Okay, so idudraw ko yan. Yung kapal ng wall, ha? CSP kunyari. Tapos, yung opening ng door class, kung 0.90 or 1 meter, let's say 1 meter. Okay, ayun yung wall ko. So, gamitin nyo lang ng makapal na point. Sorry.
Ito. Kung meron kayo dyan, what? 0.5, 0.8. Kasi malaking scale na to eh. Diba? So, ayun na yung wall natin. Then, door jamb. Okay, kung 120, kung gusto niya pang gawin yung proper na sinabi ko kanina, pwede. Pwede niyo na rin ilagay yung door frame. Pero yung draft niyo, mas gawin yung proper tsaka mas gawin yung unique plus ha. Okay, so yung swing ng door natin either inward or outward. Diba? So basically, yung sa mga bahay, lagi naman yung inward. Ginagamit lang minsan yung outward, mga palabas sa mga establishment na may fire exit. Siyempre palabas lagi yan for safety. So eto na yung jam natin, eto na ngayon yung door ko. So laging ano yan, 45 yan dito ha. So opening. Okay, so kung ang natira dito sa inyo is 90 cm, etong door nyo most likely nasa less than 0.90 yan. Kasi may gap pa. So since malit naman, gawin nyo lang 0.90 lang to. Okay, so ayun yung door. Ayun yung schedule ng door natin. Okay, so kung gusto nyo ilagay yung CHB, okay lang. Ito yung hatch ng CHB. Okay, yung window, ganun din. So, let's say puro door to, kung ilan yung door nyo. Pero kung may door kayo, class, na parehong laki nito, kung ilang piraso yun, ilalagay nyo lang dito, let's say, sabihin nyo lang na etong door na to na 0.90 is 4 pieces. Okay? Ganun na lang. So kung may iba kayong sukat ng door, ilagay nyo rin dito sa schedule. Okay? So ngayon, ito yung gagawin nating windows nyo. Proper nyo na sa scale nyo. Hindi ko na ni-scale dito. So ito yung window frame. Okay? So ito yung window frame niya, actually meron pang pinaka frame yung pinaka ano ng door niya. Kung swing to, okay? Ito yung next swing. Itong part na to. So kung yung pero cut to ha. Kung yung window niya naman is sliding, iba rin yung ano nun. Pag draw nun. Okay, so from window frame, ito yung window frame niya, yung door is magkasalungat yun, di ba? Pag ina-slide yung isa or yung dalawa. So ganito siya din na drawing. Kikreate nyo muna yung pinaka-frame muli nung so middle to, ito yung mid. Okay? So, ito yung frame nung pinaka window nyo, yung sliding. Okay? Ito yung edges. So, ito yung glass sa gitna. So, ngayon, ito uli yung sa kabila na sliding niya. In proper dimension to class ha, yung gagawin niya. So ganun, yung drafting nyo, i-practice nyo rin. I-establish nyo kung ano yung dapat na maging makapal na point, ano yung manipis na point. Okay? So ito yung sliding. So minsan ito, basically, nilalagyan natin to ng sign na kung ito yung nag-slide, maglalagay tayo dito ng ganun. Kung ito nag-slide doon, ito naman ganun. Okay? So ito kung swing to, pero usually owning naman yung ano eh. Kung let's say kung swing lang to, ganun din. Pwede yung hidden to. Meaning that ito nagsiswing. Okay, pero kung owning siyang ganun, no need.
Ganito pala ito, class. Ito pa yung edge ng frame niya. So, ito pa yung glass. Okay, so sa furniture, ganun din. Kunyari, ito yung upuan namin. Ano shape man yan. Draw ko rin dito. Ano upuan siya. Kung sopa ko siya. Okay. Tapos, may dimension din. Ito yung sinasabi ko na ilalagay niyo yung dimension class. Kasi ito yung schedule. Okay, kung let's say sa cm tayo or meters bala kayo. So kunyari ito 60 cm by 80 cm. So i-draw niyan. Ito 200 cm by 60 cm. Okay. So lang ganun. Let's say 60 cm. It depends kung 1 meter towards 80 cm. Ganun. Then, ilalagay nyo dito furniture. Tapos dito yung doors and windows. Tapos dito, kung gusto nyo ilagay yung mga fixture. Okay? So, ano ba yung mga fixture? Yung toilet bowl nyo, yung wash basin nyo. Dimension nyo rin to para ma-familiar kayo dun sa okay most likely ito nasa mga 35 or 40 lang to, ito 70, ganun yan, naglalaro dun, pero sukatin nyo sa inyo, iba-iba yung sukat nito. Okay, so ganun din dun sa wash basin, parin yun po fixture. So ang title nito is lagayin na lang natin ng architectural element schedule. Architectural elements schedule. In proper drafting class ha. So ganun. Doon kasi simple lang gagawin nyo class. Magandang exercise to. Para mapamilya kayo dun muna sa layout bago tayo pumunta rin sa pinaka design natin. So, ganito. Explain ko na lang ulit. Okay. So, ito yung pag-draw nung schedule class. So, ito yung isang sheet nyo na ilalagay natin yung schedule ng doors and windows, fixture, tsaka furniture. Okay. So, 1 sa 20 scale ang gagamitin natin dito. So, most likely, papakita natin na medyo bold yung line ng wall. Okay. So, then, i-draw natin yung sinasabi ko na door jamb. Okay? Ito, 50 mm, 45 mm kapal nitong door jamb. Depende kung ano yung nasa bahay nyo. Tapos, ito yung door lift natin. So, ito, nilalaro lang ito sa mga 40 mm. So, ito, haba nito, siyempre, depende rin sa kung ano yung nasukat nyo sa bahay nyo na opening nito. Yun yung haba ng door lift nyo. Okay, sa window, ang dinadala natin dito is yung wall natin, tapos yung window frame. Okay? Sa window frame, may isa pang subframe para dun sa pinaka main window. So, ito yung pinaka glass sa gitna. Medyo mas bold din. Tapos, mas fine line yung mga edges na hindi nakat. So, hindi nakat to. Okay, so ito yung wall. Ganun din. Pag sliding, and ito yung drafting nyo. Pero proper drafting class ha. Okay. With the, ito rin pala, sorry. Lalagyan din natin ng sukat to. Sa dimension na nyo ng lahat. Okay. Dimension nito. Kung ito ba, what? 80 cm? Ito, 90 cm. Dimension. Okay? So, ganun lang kasimple guys. At kung meron kayong queries or meron kayong gusto i-clarify, please let me know.
Okay, yung fixture, madali lang. I-draft nyo lang. Importante yung dimension. Pwede nyo siyang i-freehand. Kung meron na kayong outline, construction lines, i-freehand nyo, okay lang. Basta maayos, tsaka malinis. Pero pwede rin kayong gumamit ng ruler or triangle. Okay? So, ganun. Okay, guys. Sige. Thank you.